guys, so magandang umaga sa inyo. So kakagising ko lang guys. So maga akong nagising ngayon dahil tatapusin ko itong tatlong orders na styro box na incubator. So ngayong vlog ngayon guys, tuturuan ko ulit kayo kung paano mag-wiring dito sa ating thermostat. So yung gagawin natin incubator guys is manual lang guys yung ito. So iba-vlog ko ito habang ginagawa ko itong tatlong order na styro box na incubator. So yung magiging laman nito guys is 60 eggs capacity. So 60 yung magiging laman sa bawat itong styro na ito guys. So nabili ko itong styro ito is 350. So mas mahal dito sa aming banda na tindahan dahil mahal dito yung mga paninda. So nakakalagay ito ng isa ng 350. So ito guys, tuturuan ko kayo paano mag-wiring dito. So manual ito guys. Ito yung tatlong thermostat at ito. So ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano ito mag-wiring. So tara guys, gawin na natin to. So, ito na guys, umpisa na natin. So, marami naman akong dyan guys na video sa aking YouTube channel na kung saan tuturo kung paano mag-wiring. So, ngayon, magtuturo ulit ako para mas malinaw sa inyo. So, ito guys, yung gagamitin kong thermostat, temperature controller, XHW3001. So, ito yung gagamitin ko. So, nabili ko ito sa Lazada. Okay? So, itong... So, China lang ito guys na brand. So, itong red at saka black na ito guys, ito magiging main source ng power. Okay? So, at ito, yung yellow tsaka black, yan magiging connection doon sa ating ilaw. Okay? At ito yung isa nito guys, ito yung sensor na kung saan nakapagbasa ng init doon sa loob ng ating incubator. Okay? So, i-wiring natin ito guys. So, ito yung unahin natin guys. Ito, yung itim, dito rin sa itim. Okay? So, sa source ito ng power. So, gagamitan ko ito guys. Ito. So, ito guys, purpose nito guys, iniinit ito sa lighter, tapos parang electrical tape dito. Nakalimutan ko anong tawag dito. So, binili ko rito sa Lazada. So, ito. Yan. Balik natin ito. Bali guys, ito na. Natapos nating wiring ito sa source ng power. Yan. So, natapos nating wiring. So, ito. Tatlong ito. Tapos natin yung wiring. Yan. At ito yung isa. Okay? So, ang next natin i-wiring guys is ito. Para sa ilaw naman. So, tatlo rin yung wire natin. Kailangan dahil tatlo kasi na thermostat yung kailangan natin. So, okay? So, next natin i-wiring is ito. Okay? So, dito. Yan. Ito yung next natin i-wiring. Okay? Para sa ilaw. Ito na guys, katapos na natin mag-wiring ng para sa ilaw. So ito na. So na-wiring ko na yung tatlo nito. Yan. So ito guys yung wiring niya. Yan. Ito guys para sa source ng power. Yan. So yan yung lagyan natin lang dito ng saksakan. Tapos isaksak natin para umilaw itong thermostat natin. So yan guys yung wiring niya. Tapos para naman sa ilaw, ito yung wiring naman niya. So dito. Ito yung wiring ng ilaw. Yan guys. Sa ating makikita, yan yung wiring. Kasi ito, kanito, sensor. Okay na?
So, ang next natin gagawin guys, itong ano, ito yung next natin gagawin, yung styro box naman. So, yan guys, yung ating next na gagawin, yung styro box na yan. So, guys, sa paggawa ng box natin na magiging shelving incubator, so, kailangan muna natin itong styro, okay? Tapos, itong picture frame. Pwede rin kahit anong klaseng glass guys, para ang purpose nito is bilang siya magsisilbing monitoring dito sa ating gagawin incubator. So, ilagay natin siya dito banda para makita natin yung galaw ng itlog doon sa loob ng ating incubator. Okay? Bali guys, tapos na natin gawin itong box natin. So, tatlong box na yan, tapos na. Tapos, nilagyan na rin natin ng monitoring. So, ang next natin gagawin yan guys, yung paglagay ng pan. Okay? So, yung pan ito guys, na binili ko ito sa Lazada. Tapos ito, yung tatak ng pan is Sunflow. Okay? So, hindi na natin kailang pagay sa mag-wiring dito ng saksakan dahil meron siyang dalang saksakan dito. So, yung ating gagawin na lang is ito, i-connect ko lang dito. Yan. Tapos, i-direction na lang sa source ng power. So, wala na tayong kailangan dito ng wiring. So, ilagay lang natin siya dito. Yan. Tapos, ilagay natin dito sa loob natin incubator. Okay, guys. Tara, gawin natin ito. Thank you.
guys, katatapos na natin maglagay rito ng pan. Yan. So, yung tatlo nalagyan na natin ng pan. Ang next natin ngayon guys na gagawin is ito. Ilalagay na natin itong thermostat dito sa ating ginawang incubator. So, bali dito natin siya guys, ilagay yung thermostat. Okay? So, dito banda natin ilagay itong thermostat sa ating incubator. Ito guys yung next natin na ilalagay dito sa ating incubator. Okay? Katatapos lang natin maglagay ito ng thermostat. So, yan yung tatlo. Meron yung thermostat. So, yung next natin guys ilalagay rito is yung ito, yung lalagyan ng ilaw. So, bali yung gagamitin natin wiring. Yung wire dito guys is ito. Yung mayroong yellow. Ito. Black at saka yellow. Ito yung i-connect natin dito sa ating lalagyan ng ilaw. Okay? Gawin itong tatlong styro box ng incubator. So, ito na guys. So, kagabi ko na ito natapos. So, ngayon ko lang finalish. So, ito na guys. Yan. Okay guys, as a review. So, ito na yung natin ginawa ang incubator. So, nagka-calibrate na rin ako. So, yung set ko dito sa thermostat natin guys is 37.5 iilaw tapos 38.0 kusang mamatay yung ilaw dito sa loob ng ating incubator. So, ito guys. Ito yung gamit ko sa pagka-calibrate. Human thermometer. Yan. So, bali yung temp dito is 36.7, 36.8. So, inuulit-ulit ko yan guys para mas alam ko yung ano talaga dito yung timpla ng temperature dito sa loob ng incubator. So, yan. So, nilagyan ko rin guys ito ng sarili kong logo. Yan. Okay. So, yan. Bali, buksan natin guys para sa review. Yan. So, naglagay rin ako rito guys ng ito, kawin na may screen. Na kung saan, kung sakaling mapuno ito guys, dito ilagay yung ibang mga itlog. So, yan. So, yan guys, yung ilaw ko. Yung gamit kong ilaw rito is na 50 watts na ilaw. Yan po yung pan. At saka ito yung white wiring natin. So, ating makikita guys, yung may yellow at saka black na yan guys, dito yan sa may ilaw, yung connection. Tapos yung merong red at saka black na yan, dito yan sa ating source ng power. At yung sensor guys, doon sa pinakagitna. Tapos, dito ko lang, nilagyan ko rin dito ng part ng napian ko rito para makalusot yung saksakan. Tapos, dito na yung mga yung magiging source ng power. So, para yan at yan. So, hindi ko nito guys nilagyan pa ng switch. So, direct nito sa ating supply ng power. So, yan guys, yung ating ginawang incubator. So, bali ito guys, in order lang ito sa akin para i-deliver na mamaya. So, yan. So, takpan natin ulit. So, ayun lang guys sa vlog na ito. So, maraming salamat sa inyong pakikinood at please subscribe sa my aking channel. So, thank you guys. Thank you for watching.